Alam nyo, napatunayan ko na hindi material na bagay ang magpapasaya sa isang tao. Ang material na bagay ay nakapagbibigay lamang ng artificial happiness. Pero ang genuine happiness, ang genuine odyssey ay hindi kayang ibigay ng isang material na bagay. Hindi ko masasabi na ako ay isang milyonaryo na naninirahan dito sa bansang Amerika, pero 100% kong masasabi na ang aking level ay nasa level ng isang middle class. Nagkaroon ako ng retail store at ngayon kasalukuyan akong mayroong employment agency. Alam nyo, nung kalakasan ng aking employment agency nung 2008 at 2009, mayroon akong more than 60 independent contractors. Yes, more than 60 independent contractors na nagtatrabaho under sa aking kumpanya. Alam nyo, mayroon akong sarili kong private secretary. Ang asawa ko, meron din siyang sarili niyang private secretary. Ang mga anak ko, meron silang sariling private yaya. Pag bumibili ako ng mga sasakyan, bibili ako ng mga kotse, bibili ako ng mga motor, binibili ko yan lahat cash. Hindi ako nagke-credit card, hindi ako nagpa-financing o naglo-loan sa banko. Lahat ng gusto kong bilhin, binibili ko cash. Putrages eh, nakalabimpitong motorsiklo na ata ako eh. 17 o mahigit na ata na motorsiklo na binili ko simula 2008. Binibili ko lahat yon cash. Putsat, kung gusto kong bumili ng Ducati 1199 Panigale R ngayon, kaya kong bilhin ng cash eh, kahit dalawa pa. Dalawang Ducati Panigale R, kaya kong bilhin ngayon ng cash. Pero ang tanong, ang mga material na bagay ba ay magbibigay sa akin ng tunay na saya, ng tunay na kaligayahan? Napatunayan ko na eh. Bumibili ako ng mga material na bagay, pero ang naibibigay lang sa akin nito mga to ay artificial happiness. Ang tunay na kaligayahan, ang tunay na odyssey, hindi kayang ibigay ng material na bagay. Alam nyo, ang katayuan ko sa buhay ngayon, financially speaking, eh maayos. Wala na akong ihilingin pa. Walang problema sa akin ng pera. Kaya kong bilhin ang mga gusto kong bilhin na material na bagay, madali lang. Walang problema. Hindi ko kailangan mangutang sa bangko o mangutang sa credit card para bilhin ang mga gusto ko. Pero ang tanong, tunay ba akong masaya sa kung ano ang meron ako? Alam nyo, sa totoo lang hanggang ngayon, pilit ko pa rin hinahanap ang kasagutan kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Pilit ko pa rin hinahanap kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Kasi alam nyo, napatunayan ko na mga material na bagay ay hindi magbibigay sa atin ng tunay na kasagutan kung ano talaga ang kahulugan ng buhay sa mundong ito. Alam nyo, hindi ko alam kung aabot ako sa edad na 60, 70 o 80. Hindi ko alam kung aabot ako sa ganong edad. Pero kung sakali mang tumanda ako at umabot sa ganong edad, gusto ko kapag tinanong ako ng mga apo ko, "Lolo, ano ang nagawa mo sa buhay mo? Lolo, kwentuhan mo naman kami. Ano ang magandang nagawa mo sa buhay mo?" Eh gusto ko eh mayroon akong magandang mga bagay na maikwento sa kanila. Gusto ko na maipagmalaki ako ng mga apo ko. Alam nyo, walang permanente sa mundong ito. Alam nyo, lahat tayo tumatanda. Lahat tayo mamamatay. Lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas din. Alam nyo, ang paggawa ng mabuti sa buhay ng tao ay hindi dapat pinaghihintay. Kung meron kang pwedeng gawing mabuti sa sarili mo at sa iyong kapwa, ang panahon ay ngayon na at hindi bukas. Alam nyo, sa totoo lang, hindi natin kailangan ng mga material na bagay na iniisip natin magpapasaya sa atin. Sa totoo lang, hindi natin kailangan ng mga bagay na labis-labis. Hindi natin kailangan ng sobrang salapi sa ating buhay. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng bagay lamang. Magpakita ka ng iyong pagmamahal sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kababayan, sa iyong kapwa,
At siguro, dun mo matatagpuan ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan na hindi mapapalitan kailanman ng mga material na bagay. Matatagpuan mo sigurado ang hinahanap mo sa buhay. Ang tunay na kahulugan ng buhay. Alam nyo, kapag natagpuan nyo na ang tunay na kahulugan ng buhay, wala na kayong ibang makikita pa kundi ang walang hanggang ligaya.